experience. I suppose my sharing will be related to the theme. The youth ministers be radically grateful and merciful. In other words, radically. Very often the word radical is associated with activism. Pag sinabi, oh, radical yan. Mapasok sa isip natin na marami, sigaw ng sigaw. Well, it could be one valid expression of radicalism. Pero sa totoo, to be a radical means to go to the roots. Radix means root. Pumunta ka sa ugat. Ugat ng problema at ugat ng tubo. The root of a problem, but also the root of a response. So, in many ways, pwede natin sabihin na to be radical is to be profound, to be deep. Hindi lang superficial. To be radical means to have the mind, the vision, to go to the deepest roots of reality, and hopefully to respond also coming from the root. Kaya ngayon, in my sharing, I would like to propose for a radical response to our world and its needs. I would like to propose a rediscovery of the tenderness of God. A rediscovery of this important truth or root of Christian life, which is the tenderness of God. And it is good that we have this Jubilee of Mercy proclaimed by Pope Francis, at salamat din kay Pope Francis. We are being led to a rediscovery of the tenderness of God. But before going to Pope Francis and the Year of Mercy, siguro, I would invite especially the youth ministers here, the youth leaders, yung mga foster families. Thank you pala sa mga foster families. Oh, thank you. Salamat. Salamat po sa inyo. Meron na naman kayong mga bagong anak, mga bagong kapamilya. Baka hindi na sila umalis, baka hindi nyo. Okay. Siguro po, my first invitation is this. Try to look at the consequences of the lack of tenderness. Para siguro maunawagan natin bakit mahalaga makita mo rin yung tenderness of God. Look at the opposite. Tingnan ninyo, what happens to individual persons? What happens to families? What happens to communities? What happens to a society? Or even to a nation? Or to creation itself, to the environment? Kung walang tenderness. Look at the effects. What happens to a child that does not experience during the formative years of infancy and childhood any sign of tenderness from the parents? What happens to a student who, from the first day of class hanggang sa mga first months, walang
experience of tenderness from the teachers, from the school administrators. Ano ang mangyayari? Try to look at the concrete consequences of the lack of tenderness. Makikita naman natin eh. Halimbawa, just to trigger your reflection. Halimbawa, hardness of heart. Minsan may mga tao na hindi ka makapaniwala. Tao ba ito? Bakit parang walang puso? Bakit parang walang capacity to feel for another person? A few weeks ago, I attended a three-day conference in Nigeria, in Africa, on human trafficking. Mabuti kayo dito eh. Ilang days pa kayo dito? 5. Sigurado kayo enjoy kayo dito 5 days. Pero kung 3 days, umaga, hapon, gabi, wala nang pinag-uusapan kundi human trafficking. Talagang hindi ka makatulog, hindi ka na makapagod eh. Parang tinatanong mo, kaya bang gawin ng tao yan? Meron pang pinakitang film sa amin based on real life stories. Pero ano na, parang dramatized. Ano na yun, 15 minutes, pero nagsisikipan dibdib mo. Parang hindi mo malamang kung nagagalit ka, kung naaawa ka, kung nade-desperate ka. Lalo na yung kwento ng isang girl, teenager, from, I won't mention the country, pumunta sa ibang country looking for refuge because of poverty. Nag-iisa yung bata, lonely, confused. So, naghanap ng kaibigan. Meron namang lumapit na kaibigan, lalaki, who looked like a decent person. So, naging magkaibigan. And then, one evening, inimbita siya. Gusto mo ba magdano party? I would introduce you to other friends. Pumayag yung girl. Sumakay sila sa van. May mga ibang tao ba? In-offer siya. Parang ano? You learn how to drink in our country. Kasama ko sa group 9. Inom naman siya. Yung pala, drunk. Naano na siya? Nag-collapse. And then, nagsimula na negotiation. Sabi ng isa, o magkano ibebenta yung patag yan? Prostitution rate pala. Sabi naman ng isa, yung kaibigan, sabi, uy, teenager ito, at saka virgin pa ito, dagdagan mo naman, dagdagan mo naman 100 euro. Parang hindi tao yung pinag-uusapan eh. Parang nagtatawaran lang sa furniture, sa damit, sa foodstuff, and then you wonder, do they see a human being in that girl? And are they behaving like human beings? Nasaan ang puso? Siguro they were trying to kill tenderness para makabenta ka ng tao. Deliberately, remove tenderness. Kasi pag naawa ka, hindi ka nakikita eh. And then may mga kwento ng mga bata, kinikidnap, tapos kinukuha yung kidney to be sold sa mga oil na naghahanap ng for transplant. Yung ibang bata,
namamatay, ano na lang, tatakot na lang, inibig na lang. And then I learned many Filipino fishermen, especially after Yolanda, desperate for jobs. Naloko, itatrabaho sa mga international fishing companies, but they are being treated as slaves. Hardness of heart. Pag walang tenderness, bickering, siraan. Kapag walang tenderness, blaming. Siya kasi, kumuha niya din. Di ako, siya. Uudan niya na. Kahit mapahama ka, basta safe ako. Manipulation, exploitation, indifference, hostility, even terror. Wala na awa. Gusto ba natin yung gamit mundo? Pati nga minsan doon sa mga pagkasawa na pag nawala ang tenderness, pwede naman sabihin, nahingi nga ng kape, ate. Sasabihin, shhh! Kape! Di ate kang tender. Lagi nun pumunta ako sa Paris, without any announcement. Nakapunta ako sa isang parish, dumata ko sa likod ng office, nakikarinig ko yung secretary ng parish. Kausap yung isang babae na nagtatanong about the requirements for baptism. Sabi ng secretary, hindi niya ako nakikita. Hindi ko alam ang requirements. Anong klaseng katoliko ka? Yung mga katulad mo, hindi alam ang requirements. Bakit ka ganyan? Sabi ko ba, hindi mo mo alam eh. Oh, ito, papel, masahin mo, that's your requirements. Di para ako na, so sabi ko nun sa akin, ay, mag-break ka mo na. Official! Biglang tender. And then, sabi ko doon sa secretary, alam mo, you are the first face of the parish that the people see. At saka, wala namang nagpapapinyang every week. Hindi talaga niya matatandaan ang requirements. Minsan every 4 years magpapapinyang niya, every 5 years. So, makakalimutan na. So be kind. Sabi niya, sorry, Bishop, kasi ginagaya mo lang naman po si Monsignor. Impress upon them that you are in control.
At para maipakita yun, no tenderness. Dapat takutin mo. Kasi ang tenderness daw is weakness. Pagsasamantalaan ka, they will take advantage of you if you are tender. But we ask ourselves, when we turn to God, what type of God do we have? Pope Francis, from the beginning of his pontificate in 2013, even during his inauguration mass, sabi niya, do not be afraid of goodness. Do not be afraid of tenderness. Huwag kayong matakot maging mabait at tender. Kasi hindi naman natin halang ang takot ang hanap natin pagmamahal. So a recovery of tenderness, but beginning with the consequences. What happens to us when tenderness disappears? Ano ang mangyayari sa ulo kapag wala ng kapahitan? And we have already seen some of the effects. So that's the first point. The second is, ito no, radical. Let us go to the root. Hindi, pumunta tayo sa first Old Testament. The image of a tender God. The merciful God is a tender God. The God of tender love. So, ito, yung ito na yung second part ng sharing ko. Let us go to the Old Testament. Sabi ng mga scholars, yung Hebrew word para sa mercy, the tender love of God in the Old Testament, comes from the word rechem, rachamim. Alam niyo kung ano yung root, no? Huwag niyo na kung ano yung mahirap i-spell. I will be merciful to you. Okay na yun. Pero, how significant that the word for the tender mercy of God comes from the word for womb. The womb of a mother. The womb of a mother. That's why the tender love of God is compared to the instinctive, almost instinctive attachment of love that a mother has for her children. It is almost an instinct. Sabi nga nila, kahit naipanganak na yung anak, nakalabas na sa womb, the child never really leaves the womb of the mother. We always remain and stay in the wombs of our mother. Kaya kahit sino ka pa, kahit ikinahihiyangan ka ng iba, kahit the world is harsh towards you, the mother will always say, that is my child. That child came from, sa isip ko yun,
advice ng aking sariling spiritual director na kapag nagbigay ng problema ng isang seminarista, mahalin mo lalo. Yun ang dapat mong mahalin. Ay, totoo ba? When I took over as rector, sabi ng outgoing rector, sumalangit ang pagkakarita ng kanuwa. Sabi sa akin, oh, gusto mo matabasin mo pala yung isa? Kasi maraming problema yan eh. Ay, para hindi ka na, I will not pass on to you a problem. Sabi ko, parang unfair naman na hindi mo pa siya nakausap, and then may bagong rector, palalabasin mo agad. Let me experience for myself. Eh, totoo ba? two months pa lang ako. Sana nga pinalabas na. Para nagsisisi ako. Pero, umabalik sa isip ko yung sinabi nitong spiritual director. The seminary that will give you the most problem is the one you should love the most. Ang daming kalukuhan na ginagawa. Pero kahit alam ko na, I don't reprimand you. Hanggang minsan, siya na ang lumapit sa akin. At ina, Father, alam mo pala yung ginawa kong kalukuhan. Alam mo? Tapos, gini-gini ka sa akin. Smile-smile ka. Tapos, kumakain tayo together. Hindi mo ba ba ako ginagalitan? Gusto mo magalitan kita? Sabi niya, di ba ganun dapat? Hindi. Papatayin kita. Papatayin kita sa pag-ibig. Sawang-sawa na ako ng kasisigaw na kagalit sa iyo. I will love you until you melt. Tapos nung, nag-pastoral year. Tumabas ng seminaryo for pastoral exposure. Ang ganda ng report, evaluation. Nung ano, nung mga pare, or giver, pati yung parishes. Sabi ko, wow, parang, baka nag-drive. Baka nag-drive doon sa mga parishes. Consistent in the whole year, nagaganda ng evaluation. So, noong end of the year, kinausap ko, sabi ko, tignan mo, kaya mo pala to change, kaya. O ngayon, you can move on to the next stage of formation. Tandaan mo, ano yung nakatulong sa iyo? Halimbawa, adoration ba? Yung an hour of prayer, ganyan. Ano yung makatulong sa iyo yung to change? Sabi niya, alam ko, ang una ay, for the first time in my life in the seminary, I felt trusted. Sanay na sanay ako na tinatawang a proper seminary. Naranasan ko, to be trusted by you. Sabi niya, I cannot violate your trust. Cannot violate your trust. Ano sa awad ng Diyos na ordain na pare, nag-celebrate ng 25th anniversary. Inibitahan ako, kaya kami sa ibang bansa, sabi ko, pupunta ako dyan, bibiyahe ako. Sabi niya, Bishop, saksi ka. Minagro ang pagkapari mo. Hindi ako dapat naging pari. It is the kindness of God. Pero sabi niya, and I want you to be there. You made me feel loved. I want you to be there. So pumunta ako, and the following year,
cancer. Pero sabi ko nga, nagmalungkot man, pero masaya ka na rin na and so for me, itong feel na the radical tenderness of God. This is true. I have seen it. Even people who had been declared hopeless, God in His tenderness could transform them. And miracles could happen. Umuwi siya kung alam niya malapit na muna tayo. Nakipagkita pa sa atin. And then, so, every opportunity sana where you could show tenderness to people, kahit naiinis na kayo, pagbigyan mo, who knows, that person might be looking for this one last moment to change. Bigyan na bigyan na, lahat mabigyan na. Maybe one with sign of tenderness. And please be attentive to the youth. Many of our young people are lost, confused. They don't find meaning in life. Be sensitive to them. Maybe a bit of tenderness from God's womb could make a difference. Kaya sa mga youth ministers, you who form the youth, I propose sana meron din kayong formation in tenderness. It's not easy. It's not easy. Kagabi lang may tumawag sa akin, she's an expert in drug rehab. Pagka meron nga ako na doon, may pagdadala ako sa kanya. Pero, ang tagal ko nang walang contact sa kanya, then sabi niya, tumawag, sabi niya, I heard that dioceses, like the Archdiocese of Manila, may launch programs to help yung mga sumusurrender, counseling, sabi niya, pwede akong tumulong. Sabi niya, uy, salamat po. Yung number mo na sa ating pa, pero wala namang sumasagot. Yung lumala yan, pinalitan ko na. Sabi ko, what? Anong suggestion ko? Sabi niya, addiction is a spiritual problem. It is a spiritual illness. A spiritual illness that becomes a mental illness. Kaya sabi niya, yung mga solutions na disciplinary, livelihood, they will help, but will not address the radics, will not address the radical need. It is a spiritual battle, sabi. So sabi ko, what do you suggest? Sabi niya, if I will help Manila, sabi niya, my first request, pwede ko bang mabigyan ng 10-day retreat, hindi yung mga addicts, kundi yung mga ministers, yung tutulong sa mga addicts. Kasi they need spiritual formation. So we have 10 days when they could confront their own demons so that they could be sensitive, compassionate, tender to those who are suffering. Kaya sabi ko, sure! Kasi sa October 23, it's Prison Awareness Sunday, so we will launch it. But I was so happy last night
dito ba ako tinawagan sa Diplolo? That you go to the root, radical, because the root is a spiritual and mental illness. Kaya sabi ko, so ano ang ating kaano dyan? Ka-collaborate. Spiritual, so mga retreats, at susunod, sabi niya, the mental hospital. Nasa Old Testament pa lang tayo, ano? Introduction pa lang ito. So yung first point ko kanina, look at the opposite, the lack of tenderness. What happens to individuals, families, communities, if tenderness disappears? Secondly, the root, radix, in the Old Testament, the tender mercy of God is compared to the maternal instinct of attaching a mother to her child. Pumunta na po tayo the third point sa New Testament. Sabi nga po, ito na year of mercy, Jesus is the face of God's mercy. The face, the visible face of the invisible God. Kaya, in many ways, ang ginagawa lang naman ni Jesus is to put flesh to what God in the Old Testament has already manifested, but in the flesh. Halimbawa, yung gospel natin kanina, galing kay Jesus yun, I am sending you like sheep in the midst of wolves. So, galing kay Jesus yan. O sabi niya, if someone asks you for something, do not turn your back. And then, eto na, the height of tenderness, kay Jesus, love your enemies. Oh, at pag sinabi enemies, ito yung people who plan, at talagang planning, who plan to persecute you, who plan to make life difficult for you. Ang enemies, hindi mo lang gusto yung hindi ko siya type eh. O kaya, hindi ko gusto yung eyebrows niya. Shadow mataas. Yung kaya. O kaya, may utang sa akin yan eh. Hindi ka kami yung hindi nagpapayan eh. Hindi yan ang enemies eh. Ang enemies, yung talaga nagpa-plot to pull you down, to even kill you. At sabi ni Jesus, love. To the one who is harsh to you, show tender love. And in many episodes in the life of Jesus, like the woman, the widow, whose only son died in the town of Nain, when Jesus saw the funeral procession, ano sabi ng gospel? In St. Luke, Jesus felt pity, compassion for her, and told her, do not weep. Si Jesus, parang father, parang mother, ang daling, ano ha? Ang daling, ma-disturb ang kanyang parang womb, the heart of Jesus. But of course, no, ang kanyang, in the body of teachings of Jesus,
May mga nag-stand out. May mga nag-stand out. What is the parable of the Good Samaritan? Luke 10, 25 to 37. Who is my neighbor? Kasi yung tao na inanuhan, inahawan, and he was left for dead. That is a stranger. And almost dead. Sabi ng parable, the first one to pass was a priest. And during that time, a priest who presided in the temple must preserve his ritual purity. At kapag lumapit ka, you are a priest, lumapit ka sa paari, you become impure. Hindi ka na pwedeng mag-serve sa temple. Kaya siguro yung priest, nakita yung, uy, patay na ito. Hindi ako makakaano sa temple, hindi ako makaka-perform ng duties. Tumayo. The Levite, yan, parang mga sacristan, mga Eucharistic ministers. Ganun din, pinag ako, marumi. Ano kasi, makapatay na. So, lumayo. But the Samaritan, who was supposed to be the enemy, approach. He saw. He came close. He stopped and touched the woman. Yan ang tenderness. You see. You stop. You come close. You touch. And the person lying there is no longer a stranger, but a neighbor, a brother. Who is my neighbor? Anyone in need. Even if I do not know the name, even if he or she belongs to another tribe, another religion, that person is a brother, a sister, because he or she is in need. But come to think of it, all of us are in need. Wala namang tao na walang needs. So lahat talaga, neighbor. How do you show tenderness? Imitate the Samaritan, sabi ni Jesus. Be a neighbor to someone whom you see as a neighbor. Open your eyes. Stop. Come close. Touch. Oh, youth. Oh. Sinisan, natin tayo nagmamadali. Nakatay dito, nakatay dyan. Gimit tayo dito, gimit dyan. Do you have time to see? Do you stop? Do you come close? Do you touch the wounded and the lost? Katatapos lang ng canonization ni Mother Teresa, no? I remember when we were seminarians, she visited the Philippines. Tapos there was a talk that she would give to the seminarians in the Metro Manila area. And nabilay si Mother Teresa at ingay-ingay dun sa auditorium. And then yung MC would remind the seminarians, quiet, please, quiet, na baka dumating na si Mother Teresa, hindi tatahimik na. Paingay na naman, ano? Ganun. Tapos, finally, in-announce, Mother Teresa has arrived. Lumabas, doon sa likod. Ako, yung babae na diminutive. Medyo pentupan. And there was total silence. Sabi namin, look,
yung sigaw ng sigaw, quiet, quiet, hindi makapagpatahimik. Nung pumasok ito, humble, helpless, sheep-like figure, tahimik lahat. Then she gave us a simple, very simple talk. E nung time na yung 1970s, activation yun eh. May isang seminaryan nag-question kay Mother Teresa, medyo naawa ako, nagpapihira naman. Bakit naman nagtanong ng ganun kay Mother? Parang walang respect. Kasi ang tanong nung sabi, Mother, you're doing a lot of good things for the poor. But does your apostolate change the condition of the poor? Paglilingkuhan mo, pakakainin mo. After that, puro pa rin sila. May ambition mo, wala na nagkatang nababago sa mundo. Alam niyo na, yung mga naigan ko, di ba yung structural analysis, mga ganyan, pinanatingin yung mga ganyan, kasi sabi, wala, tinakain mo, di puro pa rin. Pero talagang sanctified, santa. Sabi niya, I have no pretensions that I am capable of changing the world or solving the problems of the world. I have only one wish, that the poor and the neglected, before they die, I hope they experience having been loved. Bago man nang mamatay, masabi nila, may nagmahal sa akin. And for us, siguro, that is already changing the world. It is a potent way of changing the world. Nung doctoral student ko ako sa Amerika, nag-volunteer ako kay Mother Teresa. Nung nagsusulat ako ng thesis, sabi ko, may time naman ako. So, I did volunteer work. Yung kanilang nalaming bahay is for the homeless, especially the elderly, na wala nang nagkaalaga. And those dying of HIV, AIDS. For almost a year, I took care of HIV AIDS patients. Yung Mother Superior, mahusay, sabi niya, pag volunteer mo, pupunta ka muna dito, I will assign you. So every time, pupunta ako doon, Mother, I am here. Sasabihin niya, Father, today, the Lord calls you to serve in the kitchen. Ibig sabihin, ako magluluto. Nung una, sabi ko, Mother, kaya ko magluto for myself, but for 60 persons. Hindi ako magluto yan. Sabi niya, multiply by 60 yung pagkain ang piniprepare mo for yourself. And that will be for 60 persons. Ito lang kasi clear, no? Sabi, parang sinasadya, dinapakomplikado mo naman eh. Tutulog ka lang sa kapwa, napakakomplikado na. No, nagluluto ka sa sarili mo, hindi tayo 60, hindi mo 60 na. Tapos, eto na naman ako, eh, Mother, at alam ko lang iluto, Filipino food, adobo, ganyan, ganyan. Sabi niya, don't worry, iluto mo yung alam mo. And I will announce, we will have Chinese food. Hindi naubos. Naubos yung dinuto ko. Hindi naman nila alam ko. Ano yung adobo at Chinese food? Ubos ako. Nakakatawa. Pero, I also saw yung, ano, especially with the HIV AIDS patients. Kapag yung inaalagaan mo malapit ng mamatay,
No matter what time of the day or night, tatawagan ka ni Mother. Sasabihin sa iyo, your patient is dying. Come here. So you accompany the person. You don't leave the person alone. Kasi sa buhay nila, mag-isa na sila. Itong huling sandali, samahan. And you give the person his last sponge bath, you change the linens, and the dignity of a child of God. And then you call the family. Tinawagan mo yung family mo, isang pasyente, rito, punta na mo kayo dito. Dumating, lumabas ako ng room, pumasok sila, but wala pa yata 2 minutes, lumabas na. Galit sa akin, sabi, why did you call us? He is not dead yet. They call us when he's dead. Kasi yung shame na yung anak nila, HIV, AIDS, yun. So there I felt, kawawa pala talaga itong mga ito. Even from their own families. So you stay there. You stay and be a tender presence to someone whose whole life has been met by harshness, even from their families. Accompany. But the only reason why you do it, sabi nga ni Mother Teresa, tinanong siya rin eh, sabi, how could you stand? Sabi ng isang seminarista, share with us yung secret mo. How can you stand the odor, the stench, the dirt of these people that you are picking up from the gutters from the ano? Sincere naman yung seminarya na nagtanong, siguro nag-ano siya na, how can I learn from you, Mother? Paano? Simple naman sagot ni Mother Teresa, sabi niya, I see Jesus in them. And when you see Jesus, the stench does not matter. The dirt does not matter. Sabi niya, I am touching the body of Jesus. Tayo, pagkatapos mo, nasa-ano-sa ni Pfizer. Sa tatanggo ko, nasa-ano-ano. But all of this disappears, no? In this simple person. The tenderness of Jesus. And if you look at the parables, the lost sheep, the lost coin, the lost son, the lost sheep is useless. The lost coin is useless. The prodigal son is also quite useless. Pero bakit tinatanggap? Bakit hinahanap? Sabi nga, there's only one reason. You are mine. You may be the most useless sheep. You may be a useless coin. You may be a problem-giving son, but you are mine. And nobody else could call you mine. I call you my own. The tenderness of God in Jesus Christ, in the flesh, taking its speed on the cross. Siguro kung ako yung nakapako sa cross, naiiba yung 7 last words. Yung unang word, Father, forgive them, for they do not know what they do. Ako.
Sabi ko, Father, ipaglaban mo ako. Yan si Herodes na yan, ang pinato niya. Tapos thief, remember me when you reach your kingdom. Balik naman ni Jesus, ako yan, tumahimik ka! Kaya mayroon na ako dito, tandang naman ang tandang dyan. Buti na lang, hindi ako si Jesus. Kung ako si Jesus, walang salvation. We are saved by the tenderness of God. Because God has a tender, merciful heart, even those that the world has declared hopeless, we have hope. Alam ko sa youth ministry, minsan, meron na kayong gustong i-declare na itong bata nito, hopeless na ito. Nakuha ka, hindi ganun. May pag-asa. At patungan is, what is operating in you? Maybe it is not a problem of the youth or of other people. Baka ang may problema, tayo ministers. Baka nawala na sa atin yung radical, tender mercy. Kaya, wala na pag-asa. Let me close with this, some wild proposals. Marami dito naman nasa school sa loob. Minsan, naano ako eh, napukonsensya ako kasi yung ating mga scholarship lagi na lang for poor and deserving students. Pero yung mercy of God ay hindi naman for the deserving. Kaya plano ko talaga noong ba eh. Gusto ko talagang magtayo ng school na lahat ng bumagsak sa entrance exam sa ibang schools. Halika yun. Kasi, magiging ano eh, sila na naman na magiging social problem eh. Kasi you don't deserve. Eh, in the life of God's tender love, who deserves it? No one. May pare, sabi sa akin, wait, pag nagtayo ka ng ganyang school, hindi yan aaprubahan ng Department of Education. Sabi ko naman, eh, who told you that I will ask permission from the Department of Education? Kasi, ewan ko, yung kung kailangan, sino ba nagsabi na ang grade 1 naman 1 year na? Tayo lang naman yan eh. Some children probably need 2 years. And finally, just to bring this to a close of all. Naikwento ko na to a number of times, but for the youth, I love to repeat this. It might give you some directions also in kayo mga youth ministers. Nung bishop ako sa Cavite, merong mga summer camps sa mga youth and that. Eh, alaala ko nun eh, ang topic is sabi parang the purpose of your life. Actually, vocation campaign. Pero ayaw gamitin yung word na vocation. Baka walang umatend. Baka matakot to yung youth. Kaya purpose yung life, ganyan. So nagbigay ako ng mga 30-minute talk. And then after that, question, answer. Aba, ang unang question na natanggap ko, sabi nung bata, Bishop, will you sing a song for us? Wala naman nagsabi na may program o kakanta ko. Sabi ko, ano? Yung question related to the topic.
kakanta ka na ba? Ay ko, sana sinabi ko, magdala ako ng minus one. Ganito na lang, sabi ko, I will start a song that everyone knows, and then community singing. Okay, kanta, kanta. Afterwards, yan na, alam nyo naman ang mga youth na natin, tablets, hindi na autograph sa Bible, sa flag, sa yung iba sa t-shirt, dito, ganyan. Yung isang girl pa nga, tanda-tanda ako, sabi, Bishop, dito ka tuloy mo. For that tender family, a need
for a tender heart. Samahan mo ang kababaan. Okay. Tama na, 11 o'clock. I have to go to the airport now. So, maraming salamat sa inyo. Good luck sa inyo. Thank you very much, Cardinal Tagle. The congregation assembled in only one community photo with Cardinal Tagle, and we will ask his presence on the floor. We only have one official camera, okay? So to save the time of our good Cardinal. Everyone can compress to the center, double tayo palayo. And then the camera will be from the altar. Okay, please compress. Kasi na ako dire, I am a part of it. Those in the lectures,